Dahil walang maiulam, madaling araw nitong September 16, si Lani hindi niya tunay na pangalan at ang kanyang mister ng isda. Kuha taan ni, makabalik yan, pwede natin 250, na makapalit na tagbugas, pero gayan makakuan na tagbulawan. Hanggang ang biro tila nagkatotoo sa kanilang lambat kasi may kung anong sumabit. Hindi isda, kundi parang isang gintong kwintas. Ang chain nito parang alupihan na pinagdudugtong ng parang alambre nitong hook. Tumitimbang ng mahigit 100 gramo. Tanggal na yung gibundot basig sa mga badyaw na basig nahulog na nila na piki ng mga gug. Pinakita na sa mama ko, sinabi nila ginto raw. Okay, nakalawang na. Binash lang namin tapos para yung dumi niya mawala. Ang kapatid ni Lani na si Junard, hindi rin niya tunay na pangalan. Naisipang i-research kung posibleng ano ito sa internet. Parang sa sinauna pang mga tao na chain ba? Nangita pa yung pamaaging makakuha, may pamasahi. Para mag-uban niya sa kanang mga shop, laging ang mga janganti. Ayaw pagkakurat ha. Ano? Gintoy na lang ba natin? Ay pagsinggit, pure, kaayot ay pure. Nakananat siya. As kalipayan ko, salamat kayo, ginausul. Kapag natutulog siya, dinalagay niya sa kumo, tapos tinatago niya sa bag niya. Hindi siya magtatagal sa labas, babalik din sa bahay. Kasi matakot siya, baka akyatin yung bahay. Ito raw ang nakikita nilang sagot para matubos ang isang dekada ng nakasanglang lupa ng yumaon nilang ama. Yung sangla ng mama ko noon, 10,000 lang, baka nag-interest na, kaya baka kaaabot na ng 100,000. Mahalaga talaga kasi yung pinaghirapan ng papa ko yun para sa amin, para sa magkakapatid. Ang utang na mo, gisaligan na dyan ako ang 40s. Na isa ka buk, gibantayan ako nga nag-caretaker, mag-beats. Muna, pag musildog, isa ka bulan, 1,000. Gayunman, may agam-agam pa rin sila kung totoong ginto ito. Kaya ang litrato ng pambihirang kwintas, ipinakita ng aming team kay Dr. Potenciano Malvar, antique collector. These are pure gold beyond 500 years ancient. That item is ancient. Pretty beautiful. Unique. Nakita raw sa dagat. Baka river ito. Yung Agusan River. It flows all the way to the bay. Kasi doon marami talaga na di-discover. Katunayan, kung magkataon, ang hawak na kwintas ni Nalani, malaki raw ang pagkakahawig sa hawak din niyang artifact at sa mga nakadisplay sa mga museum. Ayon pa kay Dr. Malvar, patunay dito ng ang Pilipinas masigla ng nakikipagkalakalan bago pa dumating ang mga mananakop. Priceless yung item na yan na pwede exhibit sa any museum. Ano kaya ang magiging pasya ni Nalani tungkol sa nalangbat nilang kwintas? Siyempre, kinahanglan ito kung may kay nang mga problema lagi. Lagi na kung yun na una. Totoo nga kayang antigong kwintas ito mula sa ginintuang panahon ng ating mga ninuno? These are pure gold beyond 500 years ancient. Priceless yung item na yan na pwede exhibit sa any museum. At ang antigong kwintas, nasa kamay na rin daw ngayon ng isang private collector. Ang pinag-usapan doon, hindi yung dahil gold, nakita ko yung value ng ano, antique ba? Sino siya? Lahat ng yan, susunod na! Ang larawan ng nalambat na di umano, antigong gintong kwintas ni Lani, hindi niya tunay na pangalan, ipinasuri namin sa antique collector na si Dr. Potenciano Malvar. Priceless yung item na yan na pwede exhibit any museum. Ang desisyon nila ay maghahanap sila ng bibili noon na malaking halaga. Siyempre, ang kinahanglan ito kung may kay anong mga problema lagi. Lagi na kung yun na una. Sa pag-asang ito ang sagot sa matagal na nilang problema sa lupa, si Lani inalok ang kwintas sa isang private collector. Binili ko ng 400,000. Ang pinag-usapan doon, hindi yung dahil gold. Nakita ko yung value ng ano, antique ba. Collector's item talaga. Ang pinag-usapan niyan, hindi yung alahas, yung historic value. Depende. Kung mayroong bibili mas mataas, baka ibinta ko.
bahagi ng napagbentahan. Ipinantubos ni Nalani ng lupa. Kadugay sa titulo nga nagprinda, nakaingon ko, Lord, salamat na ako dyan ang panahon na makuha dyan na muna. Ikaw dyan naghahatag ugway. Ingon na ni pamaagi dyan na. Usapin sa pagmamay-ari ng historical artifacts, mainit na tinalakay kamakailan sa Senado kung saan iminungkahi ni Senator Robin Padilla na sa halip na ibenta sa mga private collector, bilhin na lang ang mga ito ng gobyerno. Meron lang po akong gustong tanongin. Meron po kasing pangyayari sa buhay ko na minsan pumunta ako sa isang auction. Ang mga kama kong bumibili, walang tiga gobyerno. Ang bumibili doon puro... nagtataka ako, private na tao. Bakit po ganun? Ano po kaya ang dahilan? Wala po bang budget ang gobyerno pambili? Yes, wala akong budget pambili. Walang view na hindi naman pwede i-buy and sell yung mga historical artifacts na to. It's perfectly legal to buy and sell them. What is regulated, sir, is perhaps their permanent export from the country. Kinokontrol ng gobyerno ang mga diggings, finding treasures o tinatawag na treasure hunters. Dahil nasisira ang natural resources natin, bawal i-export sa labas. Cultural treasure, ideally sinosurrender yan sa National Museum or sa Archaeological Studies Program sa UP Diliman. Wala kang control yan. Pag nakadiskubre, diretso na kagad yan. May mga connections sila about sino nagbebenta. Ang ating bansa ay mayaman sa mga ganyang artifacts. Simple lang naman ang sinasabi ng batas eh. Nakadiscover ka, turnover mo muna. Meron kang obligasyon bilang nakadiscover na i-turnover yan sa local authorities. Kung isurrender ni, mayon tag natailain option, nga kuwan kayo naman tayo mga panginahanglan nun. Kaming mga nasa industriya ng archaeology, systematic po ang pag-excavate namin. Ang unfortunate dyan, kita lang yung mga bagay na yun. Makita lang siya in terms of yung halagan niya sa pera. So nawawala yung idea na pwede itong paghugutan ng aral. Mga cultural treasures, yung pagmamay-ari yan nating lahat eh. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.